Dito sa video to, magbibigay ako ngayon ng top 8 tips. Kailangan gawin nyo itong top 8 tips regularly kung gusto nyo yung maiwasan yung magkasakit. Hi guys, so RJ Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po sa video to, magbibigay ako ng top 8 tips para maging fit and healthy yung katawan natin. Alam nyo naman ngayong season na to, mahirap magkasakit. Once na nagkasakit ka, ano na iisipin ng ibang tao, meron ka ng coronavirus o yung tinatawag nilang COVID-19. So para maiwasan mo yon, kailangan maging healthy yung katawan natin o fit yung katawan natin. Dito sa video to, magbibigay ako ngayon ng top 8 tips. Kailangan gawin nyo itong top 8 tips regularly kung gusto nyo yung maiwasan yung magkasakit. Pero bago umpisahan itong video, for disclaimer lang guys na hindi ako doctor, nutritionist or dietitian at higit sa lahat, hindi rin ako professional bodybuilder, pero meron po kong at least 8 years background sa fitness industry. Yung 8 years background na yun, nasa ka-experience, share ko po yun sa inyo dito sa YouTube channel ko para matulungan ko kayo na ma-achieve nyo yung fitness goal nyo din at saka yung fitness body nyo din. Okay? Saka guys, quick reminder lang, kung di pa subscribe, subscribe kayo sa YouTube channel natin. So, umpisahan na po natin itong video. Yung number 1 na sasabihin ko dito, o yung top 1 sa top 8 natin, kailangan meron tayong regular exercises. Yung regular exercises na yon guys, kailangan nag-exercise tayo for at least 3 times to 4 times a week. Ayun yung pinaka-recommended ko guys, para maging healthy yung katawan natin. Para yung mga cell sa buong katawan natin, maging active. Hindi lang yung lagi tayong nanonood ng TV, wala tayong ginagawa, nagti-TikTok na lang tayo. Alam niyo yun guys, kailangan kung meron kang time para sa sarili mo na manood ng TV, na mag-chill, dapat meron ka rin time na mag-exercise para sa sarili mo. Kahit nasa bahay ka lang, kahit anong klaseng exercises, kailangan yung katawan natin active. Ayun yung pinaka-importante. Kaya yung lagay ko sa number 1. So, sa number 2 naman, o yung top 2 natin, kung active yung katawan natin, kung mag-exercise tayo ng 3 times to 4 times a week, kailangan yung number 2, meron tayong proper warm-up bago tayo mag-start mag-workout. Bakit kailangan ng proper warm-up bago mag-start mag-workout? Kasi ano ba pwede mangyari kapag wala kang proper warm-up bago ka mag-workout o bago mo gawin yung main routine mo? Diba, pwede kang ma-injury, pwede kang ma-injured. Once na na-injured ka, ano pwede mangyari? Hindi ka na makakapag-exercise, diba? So, simple lang yun guys. Kailangan nag-workout ka ng 3 to 4 times a week. Ayun yung number 1. Number 2, bago ka mag-start mag-workout o bago mo gawin yung routine mo, kailangan meron kang tamang warm-up o yung tinatawag kong proper warm-up. Depende sa gagawin mo, kung mag-workout mo yung upper body mo o yung lower body mo, dapat meron kang warm-up sa pang upper body at saka sa pang lower body. Tapos, sa pangatlo, teka, nandito sa cellphone ko. Sinulat ko kasi lahat yun, hindi ko memorize lahat yun sa sobrang dami. 8. Okay? So, yung pangatlo, so, nag-workout tayo 3 times a week to 4 times a week. Tapos, yung sinumunod doon, kailangan may proper warm-up tayo. So, yung pangatlo naman, kailangan sa 3 times to 4 times a week, meron tayo doon tinatawag kong cardio. Okay? Kailangan meron tayo doon cardio routine kahit papano, kahit once in a week or twice in a week. Okay? Importante yon. Bakit importante yung cardio? Yung cardio guys, hindi lang to sa pag-lose ng weight. Maganda rin to sa heart natin. Kasi once na nagka-cardio ka, in general health, ang mangyayari niyan, napapractice natin na i-exercise din yung heart natin. Okay? Once na nagka-cardio ka, once na ginagawa mo kahit anong klaseng cardio, di ba, nang nafe-feel mo lagi yung heartbeat natin bumibilis. Kasi yung heartbeat na yun, ayun yung sign ng exercise na na-workout din yung heart natin. Hindi lang yung buong katawan natin para mag-lose ng weight. So, yung pangatlong tip ko dito. Tapos, pumunta man tayo sa pang-apat. So, sa pang-apat, nandito ulit sa phone ko. Tingnan ko muna ulit. So, yung pang-apat, kailangan meron din tayong routine or yung plan. Ang ibig kong sabihin dito, kung nag-workout tayo 3 times to 4 times a week, tapos meron tayong proper warm-up, tapos meron tayong cardio, dun sa 3 times to 4 times a week, so yung pang-apat, kailangan meron tayong routine o yung training plan na sinasabi ko dito. Kung wala kang routine o yung tinatawag kong training plan na sinusunod, paano mo umpisahan yung training mo o yung exercise mo kung wala kang idea kung ano gagawin mo, workout mo in a week, di ba? So, kailangan meron kang plano na gagawin mo sa una Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay? Dapat meron kang nakaplano dyan. Kasi kung hindi mo nakaplano yan, ang gagawin mo na lang,
wala kang idea kung kailan ka pupunta ng gym or kung mag-gym ka or kung mag-workout ka, kung anong araw ka mag-i-start mag-workout, at saka at the same time kung ano gagawin mo dun sa araw na yun sa pag-workout mo. Okay, kailangan meron kang plano kasi once na naka-plano yan, gagawin mo, titignan mo na lang yung plano mo, etong gagawin mo. Diba? Mas maganda kung naka-plan ahead ang sinasabi ko dito. Kasi once na naka-plan ahead yan, ibig sabihin, may sinusunod ka. Diba? Kaysa yung nanguhula ka lang. So, punta naman tayo sa panglima. Yung panglimang tip ko dito, nandito ulit sa phone ko. Check ko muna, okay? Sa pagkain naman, pumunta naman tayo sa pagkain. Kasi kung hindi tayo kumakain ng tama, ang mangyayari niyan, manghihina yung katawan natin, especially yung immune system natin. Yung pagkain, dapat kumakain tayo ng tamang pagkain, katulad ng tamang protein. Kumakain tayo dapat ng tamang mga vegetables o yung mga gulay, yung tamang carbohydrates. So yung pagkain natin guys, dapat hindi ko naman sinasabi na kailangan kumain tayo lagi ng mataas na protein or mataas na carbohydrates. Kailangan yung kinakain natin tama, hindi yung palagi kumakain tayo ng sinasabi ko lang dito na matataas sa fats or matataas sa high cholesterol, katulad ng crispy pata. O kumakain tayo lagi ng crispy pata, o kumakain tayo lagi ng chicken wings, kumakain lagi tayo ng fried chicken, kumakain lagi tayo ng french fries, kumakain lagi tayo ng spaghetti. Ano yung makukuha natin doon kung yung mga pagkain na yun, yung lagi natin kakainin, di ba? Wala kang makukuha nutrition doon eh. Wala kang makukuha kahit anong, sabihin na natin number one, yung fiber. Ano makukuha mo doon sa fiber sa mga pritong pagkain? Di ba? Wala kang makukuha doon eh. Ang makukuha mo doon eh saturated fats. Yung saturated fats, pwedeng mag-lead yun sa high cholesterol, sa heart mo, di ba? So marami kang pwedeng makuha kapag kumakain ka lagi ng mga pritong pagkain. Hindi lang yun, yung mga pritong pagkain, yung mga matataas na calories sa pagkain. Okay? Saka mag-lead din yun sa obesity or overweight. Kung ayaw mag-overweight, kailangan iwasan mo lahat yun. Okay? So sumunod naman, pumunta tayo sa pang-anim. So yung pang-anim, dito ulit sa phone ko, tignan mo ulit natin. So yung pang-anim, kailangan kung nag-exercise tayo, kumakain tayo ng tama, di dapat kailangan mag-rest din tayo ng tama. Okay? Yung pag-rest o yung pagpapahinga, importante yun guys. Kailangan natutulog tayo ng at least 7 to 9 hours a night. Kasi kung hindi tayo natutulog ng 7 to 9 hours a night, ang mangyayari niyan, mapupuya tayo. Once na puya tayo, ano ang pwedeng mangyari? Diba? Manghihina tayo sa the next day. Hindi tayo makapag-exercise. Hindi tayo makapag-isip ng tama. Ano pang pwedeng mangyari? Hindi tayo makakain ng tama. Diba? O kailangan, kung meron tayong enough na rest or tulog, the same time, makaka-recover yung katawan natin para maging ready yung katawan natin sa susunod na workout na gagawin natin or sa susunod na araw na pwede nating gawin. Okay? So, yun yung sinasabi ko dito. So, munta naman tayo sa pang-pito. So, yung sa pang-pito, nandito ulit sa phone ko, check ko muna. So, yung pang-pito, kung nag-workout tayo ng tama, tapos kumakain din tayo ng tama, may rest din tayo, dapat yung sa pag-workout natin, nagpo-progress din tayo. Okay? Ang ibig ko sabihin dito, kunyari, hindi lang yung palagi pare-parehas yung ginagawa natin sa pag-workout natin. Ang ibig ko sabihin dito, kailangan nagpo-progress ka. For example, ito, kung nagpo-push up ka, sabi mo nagpo-push up ka sa bahay lang muna. So, sa bahay ka, nagpo-push up ka ng at least 3 to 5 repetition. So, kailangan, sa susunod na exercise mo, kailangan gagawin mo naman, sabihin na natin ng more than 5 repetition. Gagawin naman natin ng 5 to 8 repetition, di ba? Ng tamang form. So, ayun ang example ko dito. Hindi lang yung pare-parehas dapat ang ginagawa mo para ang nangyayari niyan, yung katawan natin, nagpo-progress. Hindi lang yung sa isang set ka lang, sa isang exercise ka lang, ang pwedeng mangyari yun, naka-stuck ka lang. Kumbaga, wala kang progression na ginagawa. Diba? Kasi importante yung progression. Kasi once na nagpo-progress ka, ayun yung magandang sign para maging fit and healthy yung katawan natin. Tapos ngayon, sumunod naman sa pang-last, sa pang-eight. So, sinabi ko nga, nag-exercise ka ng tama, meron kang routine, tapos nagka-cardio ka, tapos tama yung pagkain mo, meron kang tamang tulog. So, yung pang-eight naman, yung pang-last, kailangan umiinom din tayo ng tamang tubig. Kailangan umiinom tayo ng maraming tubig, at least 1 gallon to 2 gallons a day. Like ko sinasabi to sa lahat ng video ko guys, kasi importante yon. Kung hindi ka iinom ng tubig, ang mangyayari niyan ay madedehydrate yung katawan natin. Once na dehydrate yung katawan natin, ang mangyayari niyan ay pwede tayong magkasakit. Once na magkasakit tayo, ang mangyayari, hindi tayo makapag-workout, hindi tayo makapagkain ng tama, di ba? Hindi tayo makapag-isip ng tama, di ba?
So, ang mangyari, ma-hospital tayo, pwede mang mangyari na pagkaroon tayo ng COVID-19. Kaya kailangan iwasan natin yung hindi sa pag-inom ng tubig. Kailangan umiinom tayo lagi ng tubig regularly. Kasi once na dehydrate ka, yun na. Wala na. Pwede ka na magkasakit at saka pwede ka rin manghina. Once na manghina ka, anong mangyayari? Pwede ka nang magkaroon ng COVID-19. So, iwasan natin yung hindi pag-inom ng tubig, guys. Kailangan, instead na uminom tayo ng alcohol, uminom tayo ng soft drinks, uminom na lang tayo ng tubig. Kasi yung tubig, yun yung pinaka-the best na inumin dito sa mundo. Okay? Ayos ba? So, ito muna yung video natin ngayon, guys. Sana itong video ko nakatulong sa inyo. Kung nakatulong itong video ko sa inyo, huwag niyo kalimutan na i-like itong video. At saka kung may gusto kayong i-add dito sa video natin, ang gawin niyo lang, i-comment niyo dun sa baba para makita ko yung mga comment niyo. At saka para makita rin ng comment niyo yung mga ibang nanonood natin dito, ibang subscriber natin dito. Okay? Ulitin ko lang kung bago ka sa YouTube channel ko, kung di ka pa subscribe, subscribe ka muna. Kung nagbibigay ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. Upload din po ako ng video once a week or every Friday. Pumunta ka lang din sa YouTube channel natin ng every Friday para sa bago nating video. Kung mamiss nyo man yung every Friday, huwag kayo mag-alala. Basta i-click nyo lang agad yung notification button dun po sa baba. Once na click nyo yung notification button, good na kayo. Para makita nyo yung latest video natin, at saka para makita nyo rin ako every week. Diba? So I'm out for today. Thank you for watching, guys. Kita kayo ulit tayo next week para sa bago kong video. Peace.